na i-share ko lang sa inyo about yung sa aking first time nung nagtrabaho ko abroad. First time ko nagtrabaho abroad sa Saudi. So that time yun nga yung pinaka first time ko na magpuntang abroad na parang may halong kaba na hindi ko maintindihan that time kasi it's really first time. I don't have any idea na sa bansang pupuntahan ko kung ano nga ba yun, anong mga rules and regulation, blah blah blah, at kung ano ano pa. That time, nung first time ko magpunta ng abroad, buti na lang nandoon yung parents ng aking barkada, sina tito at tita. So I was so very very thankful sa kanila because of during that time, nung since wala pa ako doon that time, sila na yung nagche-check ng location kung saan ako magtatrabaho. At talagang tinignan nilang maigi kung saan ako nag-work. So, chinek nila yung place. Ayun. So, nalaman naman nila, okay naman. So, that time. And then, noon, yung that time na na-apply na ako, papunta doon sa Saudi. So, dumating ako ng Saudi ng gabi. February yun, that time. I think, 2007. So, 2007, nasa Saudi na ako. And then, February on winter pa, medyo malamig pa that time. And, ayun nga, mga 8 na yata, or almost 8 na ako dumating doon. Tapos, naghintay ako ng parang almost ilang oras na rin ako naghihintay doon. That time, so, yun nga, takot na takot ako kasi tagal ko na naghihintay doon, hindi pa rin dumarating yung employer ko. Eh, that time, tapos yung mga taxi driver, parang tinatawag nila ako, pero that time hindi ko maintindihan yung sinasabi nila kasi sabi lang nila, mudir, mudir, mudir. Eh, yung pala, yung ibig sabihin ng mudir is boss. Yun. So, tinatawag nila ako, parang sakay ako ng taxi. Eh, but that time, I was scared, afraid na pumunta doon. Siyempre, hindi ko naman alam. Kung sasakay man ako sa kanila, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. So, yun. Nag-wait ako ng ilang oras doon sa so parang Saudi Embassy banda yun, sa labas lang ako naghintay. So, may lalaking lumapit sa akin that time, Arabic. And then, yun nga, tinatanong sa akin kung saan ako pupunta. Taga-embassy yata siya. And then, yun nga, binigay ko yung, may hawak kasi akong envelope, and then nandun yung information ng employer ko. And then, ang ginawa ko, yun nga, binigay ko yung information, yung contact number ng employer ko. And then, yun, tinatry nilang tawagan. Pero that time, nung tinatawagan nila, ay gabi na. So, wala na nasagot sa opisina. And then, ang sabi nila, yun nga, wala na nasagot. So, I was so worried na talaga na baka wala nang sumundo sa akin. So, buti na lang, yun nga, may roaming ako. May smart akong dalang mobile. And then, pero parang I think siguro last load na lang yun. Kasi, isang text mo lang abroad parang 15 or 20 ang charge. So, ayun nga. Then, ang ginawa ko, nandun sila tito tita sa Saudi rin. So, what I did, tinext ko sa kanila yung whole location. So, nakita ko lang dun yung street sa ano. So, tinext ko lahat ng information ko. Nasaan ako dito? Nandito ako sa bandang itong location na to. And then, yan. Tapos, yun. Sinundo naman nila ako mga ilang minuto lang kasi malapit lang pala yung bahay nila doon sa mismong pinaglapagan sa akin. And then after that, yun, hinatid nila ako doon sa aking pagtatrabahuan pa lang that time. So hinatid nila ako doon sa mall kasi yun nga, ang trabaho ko doon sa Saudi is sales din related. So hinatid nila ako doon sa boutique, sa shop. And then, ayun nga, kinausap lang employer ko na yun. Eh, hindi naman pala alam na employer ko na yun nga, nadarating ako ng maaga. So, ayun, kaya akala nila ba, dating siguro ko ng mga ilang oras pa. Kaya, yun, eh, kung naghintay ako doon na matagal, napakalamig pa that time. Hindi ko naman alam dati na sobrang lamig that, ng winter na yun. So, wala, yung jacket ko siguro medyo malipis lang. Malamig pa na. So, yun, so, hinatid nila ako doon, and then,
After that, balak pa sana nila akong ipasyal nila tito, tita. Pero, the time syempre kailangan ko muna mag-report sa employer ko. So, nagpaiwan na ako doon. And then, nagstay muna ako doon sa shop. Pero hindi ako nag-duty muna. Nagstay lang. And then, hinintay ko lang hanggang mag-uwian para umuwi na kami sa accommodation. And then, ayun. So, ayun, umuwi na kami ng accommodation. And then, after that, yun, nakilala ko na yung kasama ko mga Pinoy. So, tatlo lang mga kami Pinoy sa trabaho kasi maliit lang naman na company yun eh. And then, yun. Tapos kinabukasan, ayun, kinausap na ako ng employer ko. And then, ayun, nag-duty na. Yun, doon na nangyari yung mga personal experience ko pag-abroad. Like, yun nga, malayo ka sa pamilya mo, malungkot. Lalo na dati, napakahigpit ng Saudi. So, yun. Nakakalungkot din. Pero with the help of tita and dito, yun, pero medyo hindi na rin ako na-homesick that time. Kasi parang may family na rin ako doon. Plus yung mga kasama ko. Ayun. Doon yun. Nagtatrabaho kami doon. And then, ang oras ng duty namin that time, nung papasok na kami is 8 hanggang alas 12. Pag nag-prayer na, so sarado na yung shop. And then, babalik ka uli na 4 to 11 p.m. yung duty. So, yan. Yung first week ko doon sa pinagtatrabahoan ko sa Saudi, ayun, nga yung siyempre, first week mo, parang may experience mo pa yung homesick, lungkot, na malayo ka sa family mo. Pero masaya kasi yung parang, wow, kasi parang that time, parang malaki na yung sahod na yun eh. That time, yung sahod ko lang is parang 1, 2, plus 2 lang. So, 1,200 basic, tapos 200 food allowance. But that time, 200 lang is kasha na for 1 month kung mamimili ka lang ng mga pagkain mo at luluto, magluluto ka. Yung hindi yung puro kabili ng bili. And then, yun nga. Tapos noon yun, na-experience ko din yung mag-overtime kami halos. Parang wala ka ng tulog kasi papasok ka ng 8 ng umaga. And then magjo-duty ka muna noon, 'di ba? Maglilinis ka ng shop, mag-ayos-ayos, tapos hanggang alas 12 na 'yun. Pagpadasal minsan umaabot na ng alauna. So bago kami makauwi kasi siyempre hintayin pa namin yung susundo sa amin. Susundo sa amin yung isang kasamahan naming Siriano din. Siya yung nag-drive, siya yung sumusundo sa amin. So, ngayon, pag umabot ng alauna, tapos uwi pa kami ng bahay, magluluto ng pagkain, tapos pagkaluto, konting pahinga, tapos matutulog ka siguro mga minsan 2 oras o 1 oras na lang tulog mo. Tapos kasi babalik ka din agad ng ano eh, ng 4 p.m. papasok ka uli hanggang 11 ano na yan, 11 p.m. ng gabi. Yun ang duty namin. So, broken time ang duty doon. So, yun. Tapos, pag uwi uli, uwi ka ng madaling araw ka na makakarating sa bahay. And then, after that, yun nga, magkakain, tapos magpapahinga. Eh, pero nung first time namin that time, yung kasama namin si Riano na, syempre siya yung nauna, so parang manager na rin siya, acting like supervisor, yun, manager. Tapos, parang yun, eh, first time ko pa lang nun, halos parang first week ko pa lang, yun, pinalinis sa amin yung kitchen, so para siyang, talagang para siyang among-amo namin na ano, nakaupo siya doon habang kami nagkikis-kis kami ng sahig ng kusina. Tapos yun, naglilinis kami, nakaupo siya doon. Parang that time, parang tingin ko sa sarili ko is parang, syempre, parang babang-baba ka, maliit ng tingin mo sa sarili mo na parang naglilinis ka dito. Tapos ito yung ano, may boss ka doon na nagmo-monitor ng paglilinis mo ng kitchen. Eh halos that time bago pa lang ako, parang first week ko pa lang. Pero mga ilang araw pa lang ng first week kong yun, naglilinis na ako ng kusina. Naintindihan ko naman na kailangan mong linisin yung kitchen. Clean as you, parang clean as you go, kaigo. Pero that time parang halos di ko pa nagagamit masyado yung kusina, pero naglinis na kami. And then after that, mga next day uli, so punta uli kami duty, papasok ng 8 a.m. hanggang 12 nga, hanggang pag nagdasal, sarado na yung shop. Kasi yun nga yung kultura nila, sinasara yung shop pag prayer, pinapalabas lahat ng customer. So broken time din kasi yung duty namin doon. So yun, pag 12 na,
uwi na ng bahay. So makakarating alauna, kakain pa kami. Eh, magluluto pa, tapos kakain. Tapos yun, yung kakatukoy, kasi yung warehouse nga namin, nasa baba lang din ng accommodation namin. Kasi isang villa lang siya, so sa baba, may mga room doon, tapos opisina, tapos warehouse. Warehouse namin, doon lang sa tabi ng room namin. So, yun. So that time, pag-uwi namin ng bahay, kakatukoy pa kami, sabi 5 minutes lang, saglit lang, mag-aayos lang ng stock, magre-receive, ganun. Eh, pero minsan naabot na kami ng ano, ng alas 4, tapos diretso duty na naman, so wala na kaming tulog. Hanggang 11 p.m. na yun, dala-diretso na. Pero yun, bibigyan lang kami ng pangkain, bibili kami ng pagkain, libre na yung pagkain. Tapos, yun, duty ka ulit, kahit na wala kang tulog. Yun, mga ganong experience. Tapos, yun nga, na-experience na rin namin na yung tipong ibang position, di ba, sales ang ina-applyan namin, trabaho namin doon. Pero pinaglilinis kami ng opisina, opisina ng amo namin, nagwawalis kami doon, minawalis namin mga alikabok, unas, pinapunas yung mga lamesa nila. So, super talagang parang, ang ano nang tingin ko sa sarili ko that time, sobrang lungkot ko din. Parang sabi ko, syempre, sabi ko, trabaho ko sales, pero ito pala yung ginagawa namin. Naglilinis sa mga opisina ng amo namin. Tapos ayun, pinalinis din yung ano, yung labas namin doon, pinawalis ng amo namin kasi sabi, ano, maalikabok daw. Kasi that time sandstorm syempre, tapos maalikabok doon sa daanan ng mga sasakyan, doon sa may harapan ng bila namin. Yun, nililinis din namin yun. So pero yun, daming mga pinagdadaanan doon na parang hindi naman related sa aming trabaho, pero ginagawa naman kami magawa kasi first time abroad. And then, ayun, hanggang sa daming experience doon na naranasan that time na sa mga mag-a-abroad pa lang, hindi basta-basta mag-abroad. Pero sa una, mahirap, pero kayang-kaya natin yan kasi para lang sa pamilya natin. Maibigay lahat ng pangangailangan nila. So, matustusan ang mga pag-aaral ng mga kapatid, pamangkin, kamag-anak ko, ano man, pamilya. Pero dapat magtira rin tayo para sa sarili natin. Mahirap din pag nagkasakit ka sa ibang bansa kasi wala namang ibang mag-aalaga sa'yo, kundi ikaw din. At least kung mabait din yung mga kasama mo, yun, aalagaan ka din nila pag nagkasakit ka. Ayun. Yun yung naging buhay namin sa abroad. Sobrang hirap na masaya din dahil nakakatulong sa pamilya. Nabibili mo na rin yung gusto mo kahit papaano. Bagong cellphone, computer, or mga gamit. Tapos nagkapadala ka pa ng mga cargo, tsokolate sa family mo, mga ano-anong mga pasalubong. Ayun, masaya rin yung pakiramdam na yun. Kaya sa mga gustong mag-abroad, tsaga-tsaga lang. And huwag masyadong magastos. Kailangan matuto rin tayo magtipid-tipid. Kung sakali, para hindi naman habang buhay na sa abroad tayo, mag-ipon kayo, tapos kung kaya, magnegosyo na lang. Mag-ipon kayo ng pampuhunan. Tapos sana yung family mo tumulong rin sa iyo na kung gusto mo mag-business, mag-support sila. Kasi para sa kanila rin naman yun eh. Hindi lang naman para sa iyo, hindi lang naman para sa sarili mo. Yun, para sa lahat, para makahon. Ako, pangarap ko nga na lahat ng mga kapatid ko, gusto ko gumanda ang buhay. Until now, pati pamangkin ko, hoping ako na gumanda yung buhay nila. Ginawa ko na lahat, tumulong na ako. Pero nasa sa kanila yung gawa kung paano sila magsasucces. Kasi kahit anong tulong mo sa family mo, kung hindi naman sila magsisikap, wala din mangyayari. Kaya kailangan magsikap sila. Hindi lang yung puro hingi dito, hingi dyan. Sana matuto rin sila na pagka nagpadala ka ng pera, mag-isip sila ng paraan na para hindi laging palabas yung pera. Hindi laging gastos dito, gastos doon. At least, mag-isip sila ng kahit maliit lang na pagkakakitaan, makakatulong na rin yun. Kahit sa pang-araw-araw nila, sa mga pangangailangan nila. Kasi kung asahan lang nila yung padala mo, ay paano kung hindi pa sahod? Tapos kailangan ng pera. Kasi may kailangan bilhin, importante, pambayad ng ganito, pambayad ng kuryente, school, o anumang.
bahay o ano pa. So dapat at least kung may business, may kukunan sila pag kailangan nila. So yan, thank you guys sa pagnanood ng aming videos. I hope click the subscribe button and also click the bell button so that you're updated to our videos. Thank you guys. Thank you both. Bye-bye.